Look at this dude. Chika na pala, sorry. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. And dito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito na naman tayo sa isa na namang humor kwentuhan at humor kwentawan. Kung saan pag-uusapan natin ang kung ano-anong mga bagay. Kung saan pag-uusapan natin kung bakit ka nga ba nahihirapan sa math. Ano nga ba talaga yung mga reason kung bakit tayo nahihirapan kapag mathematics na yung tinuturo ni teacher? Actually, there are lots of reasons kung bakit nahihirap para sa atin yung math. Andyan yung environmental factor kung saan minsan si student are not comfortable doon sa upuan niya or merong mga factors na mainit yung classroom, masikip yung classroom, yung mga ganong bagay. And also, that could also be teacher factor. Si teacher mahina yung boses. Si teacher yung sulat sa board ay hindi makita sa likod. Okay? And there are lots of things na pwede mong sabihin sa teacher factor kapag yun ang pinag-usapan natin. Pero ngayon, I'm just going to focus sa'yo. Gusto ko tamaan ka dito. Gusto ko tamaan ka dito. And I know that you knew kung ano tong mga bagay na to. Alam kong aware ka na, pero hindi mo pinipigilan yung sarili mo na hindi gawin. So ngayon, ipapamukha ko lang sa inyo kung ano yung mga bagay na ginagawa mo na sana iwasan para maging focus ka sa mathematics lessons. Before we start, please huwag nyo munang kalimutan na mag-subscribe and i-click ang notification bell para update ka sa mga latest videos natin na i-upload dito sa Humor PH. Merong mga tricks, merong mga lessons na about sa mathematics and entertainment as well, kagaya nito ang ginagawa natin. Now, let us May English is emergency. Let's get to the video in 3, 2, 1. Unang rason kung bakit ka nahihirapan sa math. Madaldal ka. Ano? Sabihin mo hindi. Easy! So, ayun nga. Hindi nga mawawala sa isang classroom talaga yung may isa or dalawang madaldal. Aminin mo, isa ka doon, no? Puro dada. Akala mo naman talagang pinag-uusapan ay makakatulong sa ekonomiya ng bansa. Diba? Pero madalas hindi naman talaga. Nga wala namang mga kapaturan. Yun. Now, hindi naman sa pinagbabawalan kayo na makipag-usap. Because there are times na kailangan namin ng boses. Una, baka may tanong ka. May hindi ka na-gets. So, tell that to your teacher. Pangalawa, kapag nagpa-partner or nagpa-group si teacher, so that is the time na pwede kayong magsalita. Pwede kayong mag-share ng ideas dun sa partner mo or dun sa grupo para makatulong sa inyong ginagawang activity. Yun. So, yun lang. Ang tip ko sa inyo kapag mga ganyan, know when to speak. Alamin kung kailan ka dapat magsasalita. Because math requires focus and discipline. Focus and discipline. Kasi nga, math is a process. Almost all of the problems ng math ay merong step-by-step na sinusunod. So, kailangan mo talaga makinig. Kapag nakipagdaldalan ka sa skipmate mo, pagbalik ninyo sa board, hindi nyo na alam kung ano yung next na step. Kasi nga, ganon ang pagsusolve ng math. Kailangan alam mo yung concept. Alamin mo muna, huwag kang makipagsabayan na magsalita sa teacher mo. Yes? Iwasan nyo. Pangalawang rason, tulog ulutang ka sa klase. Lumilipad ang isip mo sa kung saan-saan. Ay, nako, dito mapapa. I love my job ka na lang. I love my job. I love my life. Diba? Meron at meron natutulugan ka sa klase.
Siguro bored na bored or antok na antok kasi kaka-ML, no! Kakapanood ng mga Korean drama katulad ng ano ba yan? Yung sikat ngayon, Crash Landing on You, Sky Castle, tapos The World of Married Couple, di ba? Napakaganda kasi ng mga yon. Pero, since tayo ang may gawa, tayo ang reason kung bakit tayo naantok sa klase, ikaw rin ang gagawa ng paraan para hindi ka antokin. Be responsible. Babalik tayo dun sa una, math requires focus and discipline. So, kailangan hindi ka tulog kapag nag-discuss si teacher. And I will be sharing to you tips na ginagawa ko kapag ako ay inantok sa klase o kaya sa seminar. So, this works for me. Possible lang siya na mag-work, pero hindi ko sinasabing mag-work yan agad. Ang una kong ginagawa kapag inantok, kinakagat ko yung hintuturo. Ganyan. Ayan. Nang sobrang lakas, hanggang sa hindi ko na kaya. Kapag ganon, magigising yung diwa ko. Hindi na ako aantok eh. Diba? Pangalawang diskarte na ginagawa ko. Since may seatmate naman ako, nagpapakurot ako dito. Kurot ng malakas. Yan. Tapos, ayun, magigising na ulit. Buhay na ulit, di ba? Buhay na ulit yung dugo natin. Kaya natin makinig ulit kay teacher. And pangatlo, kapag talaga, kunwari wala kang seatmate, solo ka sa likod kasi ang ingay-ingay mo, so pwede mo namang gawin, tumayo ka. Huwag kang umupo, tumayo ka. In that way, hindi ka antok, and promise. Hindi na yon nakakaantok. And, syempre, hindi ka naman basta-basta lang tatayo. Natatayo ka nang bigla dun sa likod o kaya dun sa unahan ni teachers, katabi ni teacher. Hindi pwedeng ganun. So, you have to properly ask permission. Kasi, magugulat yan si teacher. Hindi niya alam kung ano yung ginagawa mo. Bakit ka nakatayo. And, we will really appreciate it if you are going to ask permission. Kasi nga, ginagawan mo ng paraan na hindi ka makatulog. At napakasarap sa feeling nun as a teacher na yung willingness mo na matuto ay nandun sa'yo. So, do that. Or kung meron kang ibang naiisip na magpapagising sa'yo, gawin mo yun. Pangatlong rason kung bakit ka nahihirapan sa math. Hindi ka nag-notes. Feeling mo sa ulo mo na lahat. Feeling mo kapag tinignan mo yung board, okay na. Sa ulo mo na lahat ng step. Na. Ayun. So, hindi ka nag-notes. Ayun. Tapos meron ka pang kunwari ang nag-notes ka, di ba kapag tumingin si teacher, nagsusulat kunwari, sulat-sulat. Pero pag lumapit kami, wala naman talaga palang laman yung notebook mo, di ba? Sayang yung notebook na binili ni mami or ni daddy or ni mama at ni papa, di ba? Pagkakapal-kapal pa man din, branded pa man din ang kapal-kapal, parang mukha mo. Kapal-kapal, parang mukha mo. Joke. Yun. So, you have to really take down notes kapag mathematics yung lesson. Kasi nga, andun yung step by step. Pwede mo siyang i-review sa bahay kapag may nakalimutan kang step. So in that way, kaya mong magawa yung mga assignments at yung mga seat work kasi meron kang notes na nakasulat sa notebook. And tip para or kung paano magsulat, una, wag na wag kang magsusulat kapag nagsasalita si teacher. Kapag nag-discuss ng concept si teacher, what you are going to do is to just listen and focus. Ayan. So, ganon. Tandaan mo lagi yon. Pangalawa, kailan po pala dapat magsusulat? Kapag sinabi na ni teacher na magsulat. Diba? Most of our teachers naman binibigyan tayo ng time para magsulat. Isulat yung lesson or ipakopya yung lesson na sinulat nila sa board. And, effective way kapag magsusulat na, huwag mong isulat lahat. Hindi ko sinasabing hindi ka kukopya. Huwag mong isulat lahat. Ganito yon. Anong ibig sabihin ko doon? Kopyahin mo lang yung given. Given na sinold ni teacher sa board. Then, since nakinig ka, since nagtanong ka, since nakuha mo yung lesson, kung kinopya mo yung given, kaya mo siya ngayong sagutan mag-isa. Again, practicein mo yon. Kailangan mong mag-solve mag-isa. Kasi nga, kapag nag-exam naman, wala naman si teacher doon para tulungan ka. Di ba, ikaw naman ang sasagot niya. So, you have to practice. Kung tatlong examples yan, copyin mo lang yung example or yung given sa example, then ikaw magsagot ng lahat. And kapag hindi mo lang nakuha or may nagkamali ka dun sa process, then tignan mo yung nasa board para i-counter-check kung tama nga ba yung sagot mo. Ganon. So, diskartehan natin para matuto ka or mas gumaling ka pa sa math. Pang-apat, hindi ka po nagtatanong.
Kapag sinabi ng teacher kong nagets nyo, nagets nyo class, ang lagi mong sagot, yes sir, yes ma. Pero sa totoong buhay, hindi talaga. Utang na loob, magtanong kayo sa amin. Para alam namin kung saan bang part ng lesson ang hindi mo nagets. Ayan, in that way, natutulungan mo rin kaming teachers para alam namin kung saan kayo mag-i-start. Ngayon, kunwari, so dun sa step number 3 lang pala ang hindi gets ng buong klase, so dun kayo mag-i-start. Ang hirap din kasi kapag nag-reteach yung teacher. Bakit? So, baka naman yung first and second step gets na pala ng lahat, tapos inulit ni teacher yung lesson. So, time-consuming. So, kapag alam namin kung saan kayo nahihirapan at dun lang kami nag-focus, at least yung time, natitipid natin. And yung mga competencies na ibinibigay sa atin para i-discuss sa inyo. So, madi-discuss natin or makakover natin. Yun. So, you have to ask. Kailangan alam mo kung kailan magtatanong. Kasi nga sabi sa right, di ba? Huwag mahihiyang magtanong. Look at this dude. Kung may right med ba nito. Wait till you see the... Kung may right med ba nito. So, you have to ask. Magtanong ka, anak. Magtanong ka. Walang masama sa pagtatanong. Huwag na huwag mong hahayaang lumabas si teacher nang hindi mo nag-gets yung lesson. Easy! Diba? Huwag. Huwag na huwag kang papayag. Harangan mo yung teacher mo sa pintuan. Huwag mo siyang papayagang makalabas. Diba? Ask. Habang nandun pa, habang kaya pang masagot ni teacher. Kaya naman ni teacher sagutin. Yun. Ang kailangan lang namin, yung tanong. Kasi ano nga ba namang sasagutin namin? Kung walang tanong. Siguro gets mo naman yun. Panglimang rason kung bakit ka nahihirapan sa math, wala kang tiwala sa sarili mo. You don't trust yourself na kaya mong gawin ang pag-solve ng mathematics problems. Tama, mali. This really is a sad reality sa mga estudyante natin. Ayun. So, wala silang kumpiyansa o tiwala sa sarili nila. They are not confident enough na sabihin na kaya nilang masolve yung mathematics problems. Napangungunahan sila lagi ng idea na hindi nila kaya, na hindi ko alam. Now, short story about my life, way back when I was in grade 3. Grade 3 pa lang ako noon. Ang card ko kapag nakita nyo, puro line of 7. Yeah? Even the values education, siguro ang kulit-kulit ko nung bata ako noon, di ba? Parang hindi na ngayon. Sure. Yun. So, line of 7, especially sa mathematics, hindi ako marunong noon gumawa ng math. Ngayon, at least ngayon kaya ko na. Hindi ko naman sinasabi magaling na ako ngayon sa math. Sinasabi ko lang, at least ngayon marunong na akong mag-solve ng mga mathematics problem. Kahit paikot-ikutin, kaya ko na siyang gawin. Kasi, hindi porket mahina ka noon, eh mahina ka pa rin sa susunod na araw. Hindi porket hindi mo alam ngayon, hindi mo na rin yan malalaman sa susunod na araw. At hindi porket nahihirapan ka ngayon, eh mahihirapan ka ulit sa susunod na araw. Mga anak, dear students, napakadaming tao sa mundo, napakarami dyan na magda-doubt na kaya mo. Napakarami dyan na hindi magtitiwala sa'yo. Sinasabi ko na sa'yo ngayon. That's the life, or that's the reality of life. Now, the real question there is, dadagdag ka ba doon sa mga taong hindi nagtitiwala sa'yo? Or ang gagawin mo, stand up straight, chin up, then tell yourself na kaya mong gawin yan, na mali sila nang iniisip sa'yo. And don't do that because of them, do that because you deserve to become a great person. Kasi alam namin na kaya mo. We teachers trusted you so much. Alam namin na kaya mong gawin. So what you are going to do now is to trust yourself as well. Magtiwala ka na kaya mo. Kasi alam ko, I am talking to you, kaya mo. Kaya mong gumaling. Gawan mo ng paraan. Kasi, meron lang kulang. Again, meron lang kulang. At kapag kulang lang naman ang problema, ang gagawin mo lang doon, punan mo yung kulang. Gawan mo ng paraan. Diskartihan. It's your choice always. Kung hahayaan mong mahirapan ka lang, it's your choice. Pero kung gawa ka ng paraan para mas gumaling ka pa,
Then, yan. Yun ang gusto namin para sa inyo. Choose something na makakapagpabuti sa'yo bilang isang estudyante. Yan. So, I hope na-inspire ka. Alright, tapos na ang ating humor kwentuhan at kwentawanan. I'm so glad na nakausap ko na naman kayo mga ka-humor. And if you are a student, please, yung mga sinabi ko dito, huwag nyo nang gagawin. Yung mga bagay na nagpapahirap sa inyo na matutunan yung mathematics. Gawin nyo yung mga tips kung makakatulong sa inyo yon. And don't forget also to subscribe, click the notification bell, and share this to your friends na baka kailangan yung video na to para makatulong din sa kanila. Yon. And please, please, I'll tell you deserve more, you can learn more, and you can be more. Hashtag HumorPH. Bye-bye! See you in our next video.